old pa lang, yung iiwan na sa nursery. Yeah. Kasi yung mga parents is nagtatrabaho. Di ba nakakalungkot na ang liit-liit pa, iiwanan mo na sa ibang tao, tapos iba yung mag-aalaga. Yeah, ano talaga, like 3 months? 3 months old baby, dito sinimula na nila yung ilagay sa ano, sa nursery po. May nagbabantay na po doon. Depende kasi sa level yan eh. Merong months, like 3 months old, 6 months old, 1 year. Yun, inano na nila. Kasi nga, nagtatrabaho kasi mostly yung mga foreign people dito. Talagang, kailangan talaga nilang magtrabaho. At saka double job sila. Double job ang double iba. Job. Mahirap kasi dito kumukuha ng private a babysitter. Yes. Mahal kasi dito ang babysitter. Per hour po at ang time. Sobrang mahal. Kaya magdadalhin nila doon sa nursery kung saan building po siya na maraming nagbabantay doon, maraming mga bata doon. At saka, nakakapaglaro din yung mga bata, depende sa edad, tunuturuan din nila. So, medyo makamura ka compare sa daily ang bayad sa, compare kung andyan sa bahay ka magpa-babysitter. Kasi mahal po. Mm-hmm. Kaya ako na mismo talaga ang nag-aalaga kay Christiana kasi nga kung magtatrabaho ako, like example, $20 per oras, ang babayaran ko sa babysitter nasa $15 per hour. So, wala din. Kaya ako na lang mismo, nag-usap kami ni asawa ko, ako na lang mismo ang mag-hands-on. At saka maganda talaga dahil magagabayan mo siya sa mga... Correct. Magagabayan mo siya sa kanyang mga attitudes. Ikaw talaga mismo ang makapagbigay ng activity sa kanya. Yung bonding ko ng nanay. At saka, especially yung bonding yung dalawa. Kasi nga, minsan lang maging bata. Totoo. Kaya treasure talaga yung time. Totoo yan. Yun ang pinakasabi nga po ng aming guest yesterday. The very, very best thing that a person needs to know, yung foundation ng pagiging parents. Kasi di ba minsan nakikita natin, iniisip natin na bakit yung bata is bulakbol, bakit kinatakugali, bakit na nalululong sa barkada, sa addiction, sa alcohol. We try to resolve the temporary problem ng isang kabataan, which is yung nararanasan nila ngayon. Pero hindi natin tinitikalog yung deeper problem, which is yung parenting at kung paano sila napalaki. Kasi di ba minsan, like yung mga magulang na kagustuhan na mabigay ang magandang buhay sa kanilang anak, minsan wala na silang oras, hindi na nila, even nakakamusta na kamusta araw mo. That's very important as a parent na kailangan everyday kinakamusta din natin ang mga anak natin kung ano nangyari sa araw. It's just like a small conversation para at least kahit pa paano nagiging updated ka dun sa nangyayari sa buhay niya. And really salute you because yan, tulad niya na yung sa pag-aano mo ng basura, yung pagturo mo sa kababayan. Ang dami, nakakatipid in food sa even ako, kasi kung nandiyan ako sa... Laging natitipid, yeah. Tutulungan ka na, hindi ako mahiyan. Hindi na ako marami pa dyan sa freezer ko. Diyan sa freezer, kasi nga yung mga gulay, mga prutas, fini-freeze ko, tapos ginagawa naming smoothie, saka yung mga gulay, binablunch ko, tapos ayan, nilulungo. No, you can create a different recipe dun sa mga, like yung sa mga breads. Pwede mo siyang gawing pudding, mayroon ako magayon. And talagang by that, makakasave ka na ng pera. Makakapag-take for food allowance. Mm-hmm. Diba, discarding Pilipino talaga. Iba ang discarding Pilipino. Oh. Malaking tipid yun sa mamimili ka. Maayos pa, mapakinabangan, walang palalampasin talaga. Talagang kinukuha, inaayos, kung pwedeng ayusin, why not? Yung prutas mo, no? Tsaka iba rin yung you have your backer talaga na fresh din. Na iba talaga ang pag-Pilipino, madiskarte talaga na dadala tayo sa bansa diba? Kaya nga, kung ikaw nanonood, parang sabihin mo, gusto kong sasabak doon, gusto kong puntahan yun, sana makano, yun pa, libre na, o diba? Hindi ka na bibili, makikita ka ng plato, may mga baso, o diba? Hindi ka na hindi ka na bumili. Huwag yan talagang atakin, auto yung kasama mo. Kasi wala, eventually, even nasa bansa, man, ito ko ba sa Pilipinas, kapag arte ang pinairal mo, walang mangyayari sa buhay mo. Kahit dito lang sa Pilipinas, di ba? Aminin natin, minsan pag yung mga tao, walang-wala na nga, social climber pa, di ba? Oo, social climber.
Ako, kaya mo kumain ng tuyo. Kahit magpilit tayo, magkamay tayo, kabay ako na kung ano dyan, kahit kangkong, ginawas tayo, okay na okay ako dyan. Hindi mo na ako kailangan haian ng paghain ng baboy. Lechon, yeah. Mas okay na ako dun sa gulay, yung ginawas, yes, ginawas, tsaka yung ano, yung mga Eto po, para po ma-inspire, nakaka-inspire po talaga ang kwento ninyo. Kasi, eto diba, nasa Amerika kayo na, although kaya naman kayo, yung buhay mo dyan is okay naman, tapos ginagawa mo pa yan, napaka-discarte. So, sa maging huwara ng maraming listeners at saka ng mga viewers natin. Yeah. Hindi mo kailangan mag-inarte. O, diba? That's true po. Hindi mo kailangan kung ano yung nakakatulong sa'yo. Huwag mong ikakahiya. Kasi nga, through that naman, nakakatulong naman yan sa sarili mo. So, ipakita mo, gagawin mo. Kasi wala namang masama. Nakukunin mo yun, pulutin mo yun, aayusin mo. Masiyahan pa nga yung mga taong nagtapon yan kasi makukuha mo, madadala mo. Totoo, kasi di ba iba binabayaran ata po yung pagkukuha? Marami yung experience po na namumulot ako ng mga basura dyan sa like, mga bahay. Nakikita na nila ako, na kinukuha ko. Talagang nasisiyahan po sila. Kasi nga nahirapan din kasi silang magdala sa mga donation places eh. Kasi at saka yung mga nagtatapon, walang panahon sa ganyan, kaya nilalagay lang nila sa labas. At minsan, nilalagyan nila ng karatula, nilalagyan nila sa band paper na free, still works. You can still use it, you can free, you can take it, anything. Yeah. So talagang natutuwa pa si na kukunin mo. Kaya pakita mo kung ano ka, ano talaga ang nakatulong sa iyo. Yeah, huwag kang mahiya kasi nga kasi sa reality ng buhay ngayon, hindi na kailangan natin na mahiya pa tayo. Talagang gagawin po natin ano talaga yung nakakatulong sa buhay natin. Hindi lang po sa ating sarili, kundi sa ibang tao din. Kasi ako nga, wala talaga akong pakialam na pulutin yung ano doon. Pagmigay ko doon sa mga kaibigan ko, dinadala ko sa donation places. Kasi nga, ako talaga, kung ikikip ko yan dito sa bahay, mayroon na kami dito, nagagamit ko na din yung ibang mga napupulot ko. Kaya, dinadala ko talaga doon sa mga less fortunate na mga tao din. Kaya sana po anuin the running baka po may kakilala po kayo na kasi tulad niyo po yung madiskarte po sa buhay eh. Marami po kami naghanap dito. Oo nga, kasi malay natin makita tayo, makapulo tayo dyan, nasa tabi-tabi. Malay natin. Sa tabi-tabi nga yun. Nakabalot niya ng hosto, nakaano talaga. Pero for sure yun din siya kaya niya. Ano yun, maling tao pa rin yung kasi tinapon na. Overuse. Maling tao din yung tinapon na. malay natin, pwede pa natin aayusin. Oo, di ba? Lahat ng bagay na aayos. Doon naman ako agree, di ba? Kasi baka yung sa kanya is walang gamit, pero para sa iba is may pakinabang. Hindi, tsaka sabi nila, di ba, yung sa hashtag doon lagi, before, kasi ngayon ang hashtag sad ako, di ba? Di ba dati ang hashtag,
tumatanggap ka ba ng ano for sale, yan, for sale. Issue, nasaktan, gano'n. Yung sa social media, kaya maano ka nalang sa social media. Kanina mag gusto ipasok talaga yun. Ni-recycle, ni-recycle pa rin DJ Kalo. O recycle talaga. Recycle na recycle. Recycle ng recycle. Yeah, malay natin. At talagang nakaka-surprise talaga ang anong laman doon. Hindi mo talaga alam kung anong laman ng mga basurahan dito. Kaya pagpunta mo, hindi mo talaga alam na, oh, ito pala, wow, swerte, jackpot. Curious yan. Yes. Ano, meron ba siya punto or one time of year yung ginagawa mo na meron pera? yung may pera na panahon. Nakakapulot talagang alam niyo lahat ng mga nakukuha namin is talagang worth it. Like it's like nakuha kami ng mga necklace, mga alahas, nakuha ko ng mga vacuum na talagang robot vacuum. It's really worth a lot of money talaga, like $200, $500, like necklace. Nakuha kami ng mga silver plated Italy plated necklaces, ganun. Nakuha talagang it worth more than ano talaga lots of money, like thousands of dollars, isang gabi, grabe, ang daming mga tinapon. Kung i-counting mo pa yon, talagang super jackpot ka talaga, lalong-lalo na sa mga nakukuha mo sa isang gabi lang. Grabe. Ah, pero ano, gawa ko dun sa pagkain, kasi food love video. Pero dadagutin is talagang yung food allowance mo, kanyari you're spending parang $50 sa isang araw, so sobrang dami na nakukuha mo, di ba yung recycle? Kasi iba dun, hindi naman nabuksan pa eh. Hindi. Isang tatabo na talaga eh. And madiskarte ka kasi klase ng tao. Talagang gagawa na pa. Di ba dito sa atin sa Pilipinas, nung span ng pandemic, yung klase ng mga dilata, di ba, iba't ibang luto na yung ginagawa eh. Kung talagang madiskarte ka sa pagluluto at may alam ka sa pagluluto, magagawa mo ng paraan. Magagawa mo niya. Kasi ako nga, makita kami mga sauces, mga karne, niluluto ko talaga, mga pang-Pinoy foods, kinoconvert ko. Kahit anong mga gulay lang nakukuha ko rin, nagagawa ko ng paraan na anong mga recipe. Oo, totoo yun. At dun pa lang, talagang malaking savings na maitatabi mo yung pang-food allowance. And na sobrang dami nun, alam ko, nakakapamigay ka din sa ibang mga kababayan. Talaga, walang... parang ano na rin sa pagkain, syempre yung mga bagong kababayan natin nakakaapak lang ganyan. Yung mga ano, prutas, yun talagang, kasi yung mga prutas kasi dito pang matagalan. Yung Spanish ata, is an apple, yung nakita ko doon sa table na talagang sobrang ano siya, kahit ano, mga apples, pears, orange, grapes, sobrang daming grapes. Bakit yung walang ganyan din sa Pilipinas, ano? Strawberry. Kasi yung kasing mga ano, ano sila parang yung grapes kasi ay strawberries, parang pag may kunting bulok lang, like example, isang may kunting itim-itim doon sa may kunting bulok lang basira. Dispose na yan nila at hindi naman yan pa isa-isang binibili. By box po talaga yan, naka-container, naka-plastic pa. So talagang dispose lang sila. Kami nga susko, hakot naman. Talaga nakakagawa ako ng jelly. Talagang pure jellies yung nagawa ko last week. Grabe, sobrang dami. Apples. Oh, pwede mo pa siya ibenta, di ba? In a way, ako binibigay ko sa mga kaibigan ko yung ano, meron pa nga akong jelly dito na hindi ko pa na-distribute. Kasi may mga trabaho sa mga training, ano, sad po ako. Sad ako. Training. Sana matapunan. Jelly. kung malapit lang talaga ang Pilipinas, kung malapit lang talaga at hindi mahal yung pagpapadala, talagang pinapadala ko na sa sobrang daming ano dito. Shipment na talaga mahal dito sa amin. Talagang, imbis na sana babaan na lang nila yung tax na binabayaran ng mga OFW. Ang mahal ng padala kaya ng isang maliit na bus at malaki. 7,000 ata, pinakamura, or 8,000. 3 kilos lang yun. Hindi ko na sabi ko ano-ano. Basta kasi